Isa pong magandang-magandang umaga, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus at Ave Maria. Isang papuri sa Panginoong Hesukristo at pagbati sa mahal na ina. Ngayon po ay Martes Dolores, lalo-lalo na po dito sa parokya. Atin pong batiin ang mahal na ina, Mater Dolorosa de la Pietà. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel, kuraparoko ng Our Lady of Sorrows Parish, 2130 F.B. Harrison, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong kongregasyon sa Pilipinas at sa Macau. Ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Distrito ng Pasay sa ilalim po ng Archdiocese of Manila. At tuwing Martes, tulad po ngayon, dito po natin ginaganap ang palagiang nobena, Martes Dolores, sa karangalan po ni Inang Maria, Mater Dolorosa de la Pietà. Si Maria sa kanyang ika-anim na hapis na kung saan matapos ang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, kanya pong tinanggap kinalong ng buong giliw ang katawang inialay ng Panginoong Jesus para po sa atin. Oh, kumusta na po kayo? Ngayon po ay 28 ng buwan ng Hunyo. Namamaalam na po ng dahan-dahan ang buwan ng Hunyo para sa taong ito. At ngayon po'y kapistahan ni San Ireneo. At binabati po natin lahat naman po ng may kaarawan. Sa araw na ito, si Marlene Tiu ng Instituto Santa Pamilya at gayon din po si Elma Godinez na dati pong servant ng Santo Niño de la Paz dyan sa Makati. At ang ating pong pagbasa ngayon pong Martes, 13 na linggo ng ating pong ordinary time, Matthew 8:23-27. Ito po'y isang pangyayaring naganap sa kalagitnahan ng Sea of Galilee, Luok ng Galilea, or Lake of Tiberias, na tinatantyang 21 kilometro ang haba at 13 kilometro ang lapad. Sa loob po ng lawa na ito na tinatawag na dagat ng mga Hudyo ay kadalasan nagkakaroon po ng sudden storm, yung bang biglaan na pagsungit ng panahon, sapagkat dito po malimit naghahalo yung maligamgam na hangin mula sa Mediterranean Sea sa west, yung mainit na hangin na sumisingaw po mula sa desierto sa southern part, at yung malamig naman na hangin na galing po sa snow-covered mountain sa Mount Hermon sa northeast ng Sea of Galilee. Pag naghalo-halo po ito, nagkakaroon po ng bigla ang pagsungit ng panahon. Ang Panginoong Jesus, He could have known kung ano ang mangyayari, sapagkat alalahanin po natin, bagamat siya po ay totoong tao, siya rin po ay Diyos na totoo, tulad ng Ama. Pero hinayaan po ng Panginoon na mangyari ang
storm o ang bagyo sa dagat? Maliban po dyan, siya po'y natulog ng mahimbing habang alam niyang papalapit ang bagyo. Ito'y sapagkat ang Panginoong Hesus po ay talagang may kumpiyansa, may malaking pananampalataya sa kanyang mapagmahal na Ama. Yan. Yan ang kanyang naging parang kapayapaan sa gitna ng lahat. Okay? In contrast, yung mga alagad, sabi nga niya, maliliit ang pananampalataya. Little feet, sabi ng mga iba. O you men of little feet, maliliit ang kanilang mga ang kanilang mga paa. Yan. So, maliit ang kanilang pananampalataya. Madaling nabibigla, madaling nagkakaroon ng fright o takot, no? And dahil dito, inaccuse pa nila ang Panginoon na uncaring. Do you not care? Sabi nila sa Panginoon. So, yun po, ano? Ang leksyon ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan sa tubibo ng buhay. Kayo, kumusta po kayo? Kayo ba ay madaling naiistorbo? Madaling nawawalan ng kapayapaan sa ups and downs, sa biglang pagsungit o sa great calm ng buhay? Madali ba tayo maapektuhan dito sa swing na ito ng weather sa buhay? Siguro magandang tanongin yan, no? At kasama po diyan, gaano katibay ang ating mga feet, ang ating mga paa, sapagkat tayo po'y nakatungtong sa ating kumpiyansa sa Ama. Okay, so sana po nakapagbigay tayo again ng inspiration, nakapagbigay uli tayo ng liwanag sa umagang ito, pagkagising sa umaga sa mabuting balita. Paki-strike po itong atin pong subscription button sa gawing ito ng YouTube channel upang everyday matanggap po ninyo ang ating bagong update. At paki-like, paki-share, paki-post at repost sa inyo pong timeline, sa timeline ng parokya, sa timeline po ng inyong faith-based communities. Ipakilala po natin ang ating pong YouTube channel at Domi Guzman, at gayon din po ang ating pong Facebook at Viber community page, pagkagising sa umaga. Doon po sa mga naghahanap ng pilgrimage sa Holy Land, again, itong darating na Nobyembre sa awa po ng Diyos, 1-14, magkakaroon po tayo ng Holy Land Beyond the Basics. Pakikontak lang po sa Facebook ang Journeys of Faith Pilgrimages, at i-message po ninyo si Miss Arlina Onglao ng Journeys of Faith, no? Pilgrimages. At gayon din po ay pwede po kayong sanang makatulong sa atin pong pagpapatuloy at nais nating matapos na renovation at pag-aayos ng dambana ng Mater Dolorosa de la Pietà, no? Paki-message lang po kami sa messenger page ng parokya, Our Lady of Sorrows, no space, Our Lady of Sorrows, one word, .parish sa messenger account. Nais po nating batiin uli at pagpalain ang isa na namang grupo ng atin pong mga
parokyano. Yan. Dito po sa pagkagising sa umaga at ngayong umaga nais nating batiin ng ilang mga friendly families. Ayan. Family friends. Ayan. Pagbati po kay Lourdes at Tony Choa ng kanyang pamilya. Naku, matagal ko nang hindi nakikita itong dalawang ito. Si Brenda at Willie Reyes po, pagbati. Kina Nini at Abe Licaros. At gayon din po si Roger at Julie Go. Ayan. Pagbati rin po kay Chato Dolot at ang kanyang pamilya. Si Bai, si Chewy, at gayon din po si Ina at si Ian. At sa Tan family, binabati po natin ang Nanay Maylay, si Philaine, si Jean, si Franz, at si Fred. At binabati rin po natin ang mga pamilya po ni Doktora Lourdes Filarca Ravena Corpus. At ang kanya pong napaka-maasikasong mister, no? Si Mr. Corpus. Dominador yata ang first name o Domingo. And sa inyong pamilya dyan sa Bigan, no? And nakita kong kasama sila doon sa inauguration na ni Bonito. Ayan, Bonito Singson. Okay. And of course, binabati po natin ang Sons of St. Paul. Ito po yung mga ex-seminarians po natin na bagamat hindi po naging Society of St. Paul, SSP, ay SSP pa rin kasi Sons of St. Paul. Ayan. So ngayon tayo po'y manalangin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father of mercies, in the name of your Son Jesus, the King of mercy, and through the powerful intercession of the sorrowful and immaculate heart of Mary, Mother of mercy, and of Saint Therese, our spiritual sister, we renew today, O Father, our consecration to your merciful love. Pour unto us your merciful love, rejected by others, and let us console you in our littleness and in our state and darkness today by embracing your will and trusting in your merciful love, and to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. Saint Joseph, protect the Church and the Pope. Protect our homes, our families, and loved ones. Protect our works and ministries. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alleluia. Agyaman kami. Sister Lynn at Brother Romy, maraming salamat sa ating pong pampainit tuwing umaga, ang Kape Barako ng Agarta Farms. At sa inyong lahat, agbyag ka Pinoy, mabuhay ka, Katolikong Pinoy.